What's up mga guys? Magandang umaga, ang haliman o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. May share lang ulit ako sa inyo guys. At dito ay tuluyan lang nagsalita nga si Sekyama patungkol kay Kabise na puro tulog lang naman daw ang mga ginawa. At inamin naman yan ni Kabise at narinig ko na sinabi niya ay talagang hindi raw siya sanay na magtrabaho kaya natutulog siya kasi medyo matindi ang schedule nila noon dahil halos 24 hours silang gising. Kumbaga idlip-idlip lang ang mga tulog nila kaya hindi kinaya ni Kabise. Kaya siguro, sabi nga ni Sekyama dito, ay nagtatago sa kanyang kotse para matulog. Pero nakita nga ni Idol. Kaya pakinggan na lang natin. At eto, may sinabi si Joyce Plaza patungkol kay Laulaw. Sabi niya, yung friend ko dito sa Saudi, Sek, pareho, ask ko siya, Sek, kung sino yung pinapadalhan niya. Nagmembro daw sila, Sek. Pero ask ko muna sino ang mga name. Sino nga ang name ni Laulaw Sekyama? Ayan. Okay. Panoorin natin ang pagkukwento ni Sekyama. At mag-side comment tayo. Mami Joyce, isend nyo lang po sa akin yung ano o kaya kay Aliza D. John Chutan sa Facebook po, sa Messenger. Kay Aliza D po, para mabilis nyo mabasa. Sister Aliza, paki-message mo nga, may nagpadala daw sa kanya ng ano, double triple your money. Oo nga, super duper excited na tayo. Kasi doon bawal mag ano, mag-close ng content. Yung ano yung message comment section. Yon, bawal. Mm-hmm. Saka babasahin. Babasahin doon. Ay! Si Kirby Sekyam, sinasabi hindi daw binayaran. Tiyakin mo nga Sekyams kasi mangusin sabi ni Kirby Sekyam hindi daw siya binayaran 100k ata. Sinabi ni Kirby Sekyam, ha? 100,000? Alasyon! Wala naman siya ginawa. Gusto niya 100k? OMG. Anong position niya? General manager? OMG. Eh, di ba? Kailangan doon pag hindi tinatanong, huwag kang sasalta kasi sisitayin siya ng idol copy. Di ba? Sabi ko, sinakyan ko ng maniyama eh. Oh, yun na yung ayaw mo. Burna yung kay boss. Di ba? Alam mo ba, never mo matitikman uli yung kanyang ano. Oo, mabala ka. Kay Laulaw ka na talaga. Ay, naku, wala yun. Wow, ha, they pass well to go through, labe. True? O, anak ko. Grabe, no. Talagang ano talaga sila, pera-pera lang talaga. Yan talaga ang nagustuhan lang nila kay boss. Ang pera ni boss. Kung paano nila pagkakakitaan ang pangalang FLM. O, di ba? Ang kakapalam mo yes. Pa. Yes, tama. This program is brought to you by Ma'am Salve Balaoro, Super Sticker. Thank you so much. Ano daw? Binigyan siya ng 100,000? Mare? Laki ng views ng reaction video ni Tulpo kay FLM dati, 9 million views. OMG. Narinig ko yung sinabi niya pag nakasweldo sa YouTube. Hindi daw siya binayaran 100,000. Sino ang dapat magbayad sa kanya ng 100,000? Si Boss? Si Kabise. Sino ang magbabayad sa kanya? 100,000. Oo. Hey, magkano ba ang sweldo niya? 100k ang sweldo niya? Ano ba yung IT ba yun? Hindi. Hindi yung IT. Naggagawa yung negosyo niya lang. Di ba yung ano, yung piso net? Mm-hmm. Yung ano ba tawag doon? Yung nag-aayos-ayos ka ng mga computer. Ano tawag sa ganun? Computer technician. Yun, technician siya dun sa sarili niyang negosyo.
O tapos, pinapakilala lang kasi siya ni pinapakilala lang kasi siya ni boss na IT. Okay. IT lang yung tawag sa kanya, pero hindi talaga siya IT. Kumbaga Ano yung education at qualification niya para sumweldo siya ng 100,000? Hindi ko alam. Bumali ko, hindi ko alam sa kanya kung bakit naisip niya 100,000 ang sweldo niya. Grabe, mas malaki pa sa sweldo mo. Ganun. Well. Hindi, kung knowledgeable talaga siya sa computer at yun ang pinag-usapan nila. Wala. Kasi nagtatanong-tanong pa siya nun sa mga vlogger noon eh, nung nag-uumpisa kung paano mag-edit. Tinuturuan pa siya ng mga naunang mga vlogger kung paano gagawin niya sa pag-e-edit, sa pag-ano-ano. Wala. Okay. Hindi siya ganun ka, ano, hindi siya techie. Sa, hindi ano, siya talaga tututo yan ng ganyan. IT. Diba? Mahilig lang. Lagi niya kasama si Mang Eddie. Sino Eddie? Eddie. Yun ang lagi niyang Eddie nagtatanong. Yun ang lagi niyang kasakasama. Ganito ba? Mm-hmm. Eddie, nung nasa legal ganito yan. Ba yun? Hindi niyo kilala si Mang Eddie? Eddie, ganon. Eddie pag tanong. Kung matagal niyo ng FLM Defender Vlogger, hindi niyo kilala kung sino si Mang Eddie? Eddie, alam ko si nagtatanong Brits, lang. Si Avatar. Mang Eddie, yun yung mga si Mang Eddie magtanong. Oh, Eddie magtanong. Magtatanong, kung pwede kanino, kung sino nakakalam. Si Mang Eddie. Mang Eddie. Okay. Eddie magtanong. Oo. Oh. Oh. Si Mang Eddie, doon siya lagi. Eddie maganda, magtanong. Magandang ano to. magandang ano to, Maria. Si Eddie. Oh, si Eddie. Maganda si simulain. Maganda simulain yung pinag-uusapan natin. Eddie siya. Tama. Diba? Si Mang Eddie. Ah, okay, nag-get ko na si Mang Eddie. Eh, si Mang Eddie ba ang gusto mo ang kumuha sa kanya o ikaw? Ako! Eddie siya! Eddie siya! Sabi ni, ito may maganda commentary reaction si Ma'am Nida, basahin ko lang ha. Sabi ni Ma'am Nida Bautista ng FFCFLM Hong Kong and Isabella, ang tingin ko sa mga Hudas, parang wala na silang pinag-aralan, mabuti pa yung taong walang pinag-aralan, matino kausap. Diba? Mm-mm. Ganyan po talaga. Good morning, Ma'am Irina Serap. Yeah. Sabi ni Ma'am Judy Reese. Sige, Mare, ikaw muna. Oo. Sige, go. Sabi ni Ma'am Judy Reese, 999 FFCI UK. Infinity 8, tutubuan na ba natin yan si Kabingot? Walang Batanggen yung sinungaling, ha? Tayo totoo lang, baka mabutasan ang tagiliran. Yan, nakuyari kayo kay Ma'am Judy Reese. Nakupasay tayo. Sabi ni Kabutihan, mananaig sa kasamaan. Ano ba nun mga pangalan nyo naman? Bakit ang haba na ganito? Di mo, sabi kay Kabise, pinakakuhaan siya ni FLM, pag nakuha sahod sa YouTube, bibigyan siya ng 100K. Hindi sahod yun. Oo, so, malinaw tama. Pala eh. Yung pala, 100K, problema, pag nakuha yung sahod sa YouTube. Nakuha ni Laulaw. Eh, nasa manapunta yung sahod sa YouTube. Oo, tama. Kay Laulaw. Kay Mary Ann. O, di kay Mary Ann mo singiling? O, tama. Siya kumuha. Siya ang nag-withdraw nun eh. Oo. Hello? Diba? Yeah. Sabi ko, ito, John, ano yung talya? Si Raulo, si Laulaw, dapat mauna mo na reklamo sa kukunin ng panig ng mansyon. Doon masusunog na siya. Mm-hmm. Kasi tinext na si Idol Tulpo, ganda ng sagot eh. Mabubulgar sana, nakakuha na sana ng instant money si Laulaw. Ano ibig sabihin nun? Mm. Tsaka yan si Kabise, nung magkasama kami niyan dyan, nahuli yan eh, boss. Diba alas 10 ng umaga yon, dumating mm-hmm. na yung mga truck noon ng kalabasa tsaka bigas. Mm-hmm. Eh, nakita ko di boss na mag-isa lang ako dun sa baba. Eh, di ba nandun siya? Mm-hmm. Dahil nga, araw kami natutulog tapos gigising agad ng umaga. Lagi yung nag-ano, lagi yung tumatakas. Dun natutulog yan dun sa, ano niya, sa kotse niya. Dun ko siya pinapatulog. Dahil, hindi niya nakaya yung, ano, yung puyat-puyat siya. Lagi nagre-reklamador. Reklamador ang ugali ni Kabise. Hindi marunong magtiis sa trabaho. Hindi mo siya maaasahan na yung trabaho nyo kapag kailangan 24 hours kayo gising. Alam mo yun? Mm-hmm.
siya hindi, iaano ka niya, yung magpapaawa effect siya sa'yo. Kaya ako, lagi ako naawa sa kanila. Sige na, matulog ka na doon. Ako na bahala dito, kaya ko na to. Ako na magbibidyo, ako na magbibigay, tapos siya mag-e-edit. Ganun ang setup namin noon. Eh, nung nakita siya ni boss, pag ganun-ganun pa siya lakad, dahan-dahan pa siya. O, kabisa, nasa ka pupunta? Ganyan-ganyan. Sabi niya, bumaba ka itong tulungan mo si Yama. Sabi na. Pag may naka-live na, siya tulog pa. Ganyan ang laging, ano ni Kabise. Tapos lagi niyang sinasabi, lagi niyang bukang bibig na di ko naman gustong kumita ng, ano, kaya ko naman kumita ng ganito, ganyan-ganyan. Uuwi na lang ako sa amin. Hmm. Alam mo yun, yung wala kang, ano, wala kang tiyaga. Tamad si Kabise, hindi mo siya maano. Gusto niya yung bilang lang yung trabaho niya. Hindi siya yung pang all around. Hindi siya masaya sa ginagawa niya. Hindi siya masaya. Hindi, masaya naman. Kaso nga lang, ano siya, yung kumbaga, hindi siya talaga yung katulad mo na, yung katulad natin na pagtrabaho, trabaho, yung uunahin mo munang matapos bago ka magpahinga. Diba? Kasi tao yung binibigyan mo ng tulong. Inamin naman niya na hindi siya sanay. Nagkaantay sa'yo na makakuha ng mga bigas, ng mga kalabasa. So, syempre, dapat pagka ikaw yung nagbibigay, dapat makita nila na masaya ka. Diba? Kahit may pagka-stricta, dapat yung masaya ka na nag-aabot, hindi yung nakasibangot ka na, tanga nga pa, ang tulog. Yun, inamin naman niya na hindi siya sanay magtrabaho. Yun ang hindi alam ni boss na ugali. Hindi naman everyday ganon, diba? Case to case basis lang naman yun, di ba? Hindi, minsan nagkakataon talagang yun. Grabe. Hindi, makasagsagan. Araw-araw, gising sila. Wala, hindi kami nag-aano talaga yun. Walang tulungan. Halos walang tulong. Grabe yung life eh. Hindi nga, kasi nga, ganito nga eh. Kasi, kaya nga, case to case basis nga, na dahil nga, sunod-sunod yung dating ng mga bigas, kalabasa, pero most of the time naman, pag wala namang ano, nakatambay lang naman doon sa ligaran, pwede ka naman umidlip doon, di ba? Kaso siya kasi, nasanay yata siya sa mahabang-mahabang tulog. Ah. Yung talagang, yung tulog talaga na tulog mantika na ano. Yo. Hindi nga, sinabi nga na hindi siya sanay magtrabaho. Wala akong masabi. Inaamin niya. Masabi, ano, kasi tapos manihingi silang malaking sweldo. Yun ang mahirap. Nawalan ako ng ano sa kanya, ng tiwala at saka gana. Diba nung sinundo ko siya sa Batangas. So, syempre, dahil nga sa pagpapamalit ko kay boss, kuhanin natin si Kabisay kasi magaling siya. Di ba yung nagpapatawa siya ng mga tao? Para yung, alam mo yun, yung masaya. Good vibes, yung mga ganun. Sabi niya, sige, sunduin mo. E din nung sinundo ko. Isa, dalawang araw, hiyang-hiya siya na makipag-usap kay boss. Lagi ko siyang tinutulak na, huwag ka mahiya kay boss. Mabait si boss. Hindi yan maano, ganyan-ganyan. Basta lahat lang ng iutos niya, gawin mo agad. Bilisan mo lang yung pag-ano. Alam mo, nung minsan sinabihan siya ni boss na, o ganito gawin mo, sabi ni boss, naintindihan mo, nagets mo? Opo. Opo lang siya ng opo. Tapos sa akin siya tanong, ano ba nga basic yung ano, yung ganito, ganyan. Mahina ang kukote. Pagka mga ganun, natataranta siya. Alam mo yung nagrarattle, yung parang anong-ano siya, yung salita pa lang ni boss na inuutos, o dapat ganito yung ano mo, dapat ganito yung title mo, ganito yung ganyan. Kaya nakakaawa. Naaawa ako sa kanya. Lagi kong tinutulungan yan. Tapos nung nakita ko nga siya na nagbubuo na siya ng sarili niyang GC. Mga ano daw yun, mga underground daw na mga supporter vlogger. Yun daw yung mga titira sa mga basher. Sabi ko sa kanya, dapat pinapakilala mo ko dyan, pinapaalam mo sa akin. Kasi ako yung tao ni boss dito eh. Kailangan, alam ko yung mga galawan ninyo, kung ano na yung mga, alam mo yung mga plano-plano ninyo, kasi baka mamaya, di ba, may mga sumusobra naman. Sabi niya, hindi naman eh, kasi si boss lang ang kausap ko dito eh, dapat ganyan. Alam mo yung ano, yung kakatok pa lang, natangina mo ka ha, wala ka talagang utang na loob, dun pa lang, kitang-kita na yung ugali mo, na natulungan ka ng tao, dinala kita, pinakilala kita kay boss, tapos ganyan kakabarumbado, ganyan kakawalang hiya, pero pagka nagla-live ka, akala mo napakabait mo na santo, na hindi ka makabasa ng pinggan. Diba, alam mo yun, doon pa lang, kaya sabi ko, tangin ng tuwa, iba attitude ah. Tapos nung nakasakay na nga siya sa Mustang, yung ano siya, yung asta niya, yung kilos niya, akala mo talaga kung sino na siyang, ano, kung sino na siyang, ano bang tawag doon?
Basta parang lang siya lang sekretaryo, ganun. Oo. Alam niyo si Wala sa pangyayari sa Ligrand? Wala naman nangyayari sa Ligrand ah. Lahat naka-live ah. Oo. Yung mabilis tumaki ang ano, mabilis tumaki ang ulo na naka-hydrocephalus. Oo. Subukan nyo maging tauhan yan. Tingnan nyo. Makikita nyo. Pagka may in-order kayo sa kanya, tarantang itik yan. Kaya ayun, nag-tridor na sila. Oo, mahina yan si Kabise. Maano lang yan, nagtatapang-tapangan lang yan. Hindi yan totoong matapang. Kasi kung matapang yan, puta, nung sumigaw ako doon na, may raid! Ira-raid ako! Puta, siya ang kauna-una, ang bilis niya nag-impake ng gamit niya eh. Shit, maano na ba tayo dito? Ganyan-ganyan. Sabi ko, purong tanga. Sabi ko, magurus dili ka nga dyan. Ako nakahiga pa sa kama. Sabi ko, sabay mo na ako palabas. Sinabay niya ako, pero iniwanan niya naman ako dun sa may kanto ng Eastwood. Sabi niya, mauna na ako. Kasi inaantay na ako ng pamilya ko. Ayoko madamay sa mga ano. Tapos nagpunta pa yan kay Laulaw. Nangangatog din. Kaya nga tawa ng tawa dyan si Laulaw. Sabi niya, putangin na mo talaga, anak. Tingnan mo yung ginawa mo kay Gabise, oh. Takot na takot. Takot na takot daw kasi nga sabi ko may magre-raid sa akin doon. Noon pa nga, raid lang. Eh yung kotse niya wala pang de-atras yun. Puro abante lang. Sira yung ano, reverse. Transmission. Wala. Sira yung transmission nun. Oo, sira. Pero ngayon, syempre gawa na yan. Diba? O, bahagang buntot. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang patulan yan si Kabise kasi nakakaawa. Kasi hindi niya talaga ano yan, hindi ganyan ang pagkatao niyan, mabait yan. Kaso nga lang syempre, dahil nga sa naano na siya kay Mary Ann, kumbaga humingi ng tulong sa kanya si Mary Ann, naalalayan mo ko, turungan mo ko sa mga ganyan-ganyan. Naging ganyan na siya, di ba? Napasama kasi siya sa mga ganyang klase ng tao. Yung mga umalis na mga naging basher na ngayon, alam niyo po, sa totoo lang, mababait po yung mga yan. Mabuting tao yung mga yan. Nagkataon lang na wala dito si boss at nandiyan si demonyong Laulaw. Kaya, nahawaan na sila. Diba? Pero malakas ang loob dahil nasa loob si boss. Yung mga tao na yan, mga may mabubuting puso po yan. Ginamit lang sila ni Mary Ann para mapagtakpan ni Mary Ann yung ano niya, yung mga nagawa niyang pang bebedel-bedel. Diba? Tapos napaniwala nila. Napaniwala sila. Hindi po sila makakalabas. Nilayo na hindi na nga daw makakalabas si Idol. Kaya malakas ang loob. Nagamit lang talaga sila. Hindi yan, ano, lakas nga ng loob. Hindi ganyan yung mga tao na yan. Matatalino yung mga yun. Okay, yung mga nambabas kay Idol yan. Ngayon. Kasi mga dating defender blogger. Ng ano, ng mga dokumento-dokumento. Siyempre, may dokumento. Pinaniwalaan naman nila. Agad-agad. Eh, sa akin kasi wala na silang napapala. Pag may nagtatanong sa kanila, Sek, ano pong update? Anong pwedeng i-ano, i-content? Anong pwedeng ano? Sabi ko, wala. Puro laging wala. Eyo, diba? Kaya nagsawa na. Wala nang tayong content. Kaya nga sabi ni Makmak sa akin dati, nung sabi niya, Mare, ang galing mo din eh, no? Talagang di ka nauubusan ng ano mo, ng mga kino-content mo, ng sa live mo. Sabi ko, ba't ako mauubusan? Sabi niya, syempre, hirap pa yan ng ganyang ano. Diba? Pag totoo kang tao, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng eco-content. Tandaan niyo po yan. Dahil yung pang-araw-araw lang na nangyayari sa buhay natin, Diyos ko, napakarami. Hindi mo kailangan gumawa ng kwento para may pag-usapan. Hindi mo kailangan magsinungaling para mapaniwala ang mga tao. Diba? Kasi lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. So, yung mga ginagawa ninyo ngayon, nagsasayang lang kayo ng oras, araw, panahon ninyo. Merong nag-ano sa'yo, Mare? Ng kasamaan. Ha? Ayan, sabi niya, kabutihan mananaig sa kasamaan. Lemor, yung kwento ni Yama, yung iba paninira lang kay Kabise, pero yung totoo, di niya sinasabi. Sino to? Parang may alam sa'yo to, ah. Kabutihan mananaig sa kasamaan. Ha? Lemor, yung kwento ni Yama, yung iba paninira lang. Tanga, anong paninira? Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ko sa inyo, okay, mag-comment ng ganyan, eh. Bakit ko sisiraan si Kabise? Eh, naging kaibigan ko yan. Sinasabi ko lang kung ano yung totoong siya. Diba? Kasi magaling nga siya magpanggap na masipag, na matulungin. Pero, ang totoo, hindi. Hindi siya masipag sa trabaho. Kasi kung masipag yan, dapat
dapat si boss mismo, kabisa, proud na proud ako sa'yo sa kasibagan mo. Eh, ilang beses na uhuli ni boss yan, na iniiwanan ako niyan sa ere, sa baba, doon sa Legrand. Kaya nga siya pinagawa. Wala ako masasabi dyan kasi hindi ko naman nakasama, hindi ko kilala si Kabise. Eh, ako naman, dahil nga ako, kaya ko yung trabaho ko, kaya ko nga mag-isa noon eh. Diba? Mas gusto ko pa nga nung mag-isa ako noon na namimigay ng kalabasa tsaka ng bigas. Kasi kaya ko yung mag-isa lang ako, hindi ko na kailangan ng, oh, dapat ganito, ang ganyan, ganyan. Napakabilis lang ng pamimigay eh, diba? Basta nakaayos yung mga tao. Kaya ako, lagi ako naaawa dyan kay Kabise. Sinasabi ko sa kanya, doon ka na sa kotse mo matulog para hindi ka makita ni boss. Eh kaso ito si boss, sumisilip pala yan sa bintana. Diba doon sa ano? Sa Legrand. Eh syempre nakikita niya na wala yung ano, open doon sa babae. Kahit si Benok, walang daw ginawa kundi matulog lang. Oh Benok, ha, ako na lang nagsabi. Oo. Bakit ba ayaw magsalita niyan? Tol Benok, umakyat ka nga at magsalita ka. Sabihin mo kung ano nalalaman. Si Kabise, sila, his, yan, malapit lang bahay ko kay Kabise. Ha? Hello? Hindi ko, ano yung sila, his? Sila, his, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ala, kaya naman pala. Hindi ko alam. Pero inupuan mo. Oo. Grabe ko. Oo. Sino nagsabi nun? Pwede po ba pakilinaw po kung ano po yung nalalaman nyo? Kasi mahirap po kung ano, baka mamaya chismis lang yan eh. Ano po ang ibig sabihin yung sinabi nyo na si Lahis? Si Boss, dapat po alam nyo. Malapit daw. Hindi. Ganito lang kasimple yan. Alam nyo po, ang mga tao, may karapatan po silang mabuhay kung ano sila. Wala po tayong pakialam kung si Lahis, tomboy, bakla, o ano pa yan. Buhay po nila yan eh. Ang pinag-uusapan po dito, yung pagiging totoo mo, yung pagiging makatao mo, yung ugali mo. Kahit si Victoria, babae, pero mukhang bakla, wala tayong magagawa. Yan ang ano niya eh. Diba? Yan ang itsura niya. Huwag po tayong manlait ng physical, kasi kahit anong pangit ng tao, kung busilak naman ang puso niya, mas masarap pong yakapin ang mga ganyang klase ng tao. Kaysa sa, may itsura ka nga, gwapo ka, maganda ka, pero ang puso mo naman madumi, di ba? Punong-puno ng burak. Eh, mag-isa ka, no? Diba? Di ka namin sasamahan. Di ba? Mas wala po tayong pakialam kung si Lahis yan, si Kabise o ano pa man siya, pabayaan niyo po siya. Ano niya yun? Buhay niya yun eh. Hanggat wala kang tinatapakan na tao, okay lang yan. Pero pag ikaw, ganyan na itsura mo, tapos mananapak ka ng kapwa mo, eh pucha, magbaraw-balan tayo kahit 24 hours, eh Gora Bells kami dyan. Pero bilang ako nga, sabi ko nga sa inyo, nakasama ko yung mga nakilala ko yan, ayoko silang patulan kasi nga nakakaawa. Ayoko magsayang ng oras ko, ng galit ko, sa wala namang mga kwenta. Diba? Kasi tignan mo si Mary Ann, tignan mo si Laulaw, bakit hindi siya makatayo mag-isa sa sarili niya? Hindi niya kayang linisin mag-isa yung sarili niya. Ba't kailangan niya mandamay? Kailangan niyang magpaikot ng mga tao? Kasi hindi niya kaya. Kasi nga sukul na sukul siya. Diba? Double si Mayamari. Diba, my dear? Sabi ni Ragodon, one love. Ako na nagsasabi sa inyo, si Lahis talaga yan. Parehas kami niyan, taga Lemery. Eh, wala na po tayong pakialam kung anong sexual preferences niya. Nagsalita na yung kaparehas niya. kasi mahirap po yung ganyan na magsasabi kayo ng ganyan na salita, pero wala naman tayong pinangahawakang ebidensya. Lalabas po dyan nga, chismis yan. Saka okay lang po yan. Ang mahalaga dito, yung pagkatao mo, kung anong klaseng tao ka pag nakatalikod yung kaibigan mo. Okay, tanin yung ginawa niyo kay boss, lahat kayo. O tama ba yung ginawa ninyo? E paano kunyari ko kayo si boss, tapos ganyanin kayo ng mga tao, talikuran kayo, laiting kayo, yurakan kayo. Ano kayong magiging pakiramdam ninyo? Diba? Buti na lang talaga. At napakaswerte ni Boss Evelyn kasi kahit sobrang dami na ng taong tumalikod sa kanya, ay napakarami pa din. Diba? Mas marami pa rin yung milyon-milyon tao na nag-aantay sa paglabas ni boss at naniniwala sa kanya. Yun lang yun. Pero bunso, dako ba? Dako. Dako. Ha? Dako.
Dako. Sabi ni Fernando. Ano naman yung binubuksan mo na naman, Mami Victorian topic eh. Parang ikaw yata, ang may gusto malaman eh. It's a thing of a girl. It's a girl thing. Nothing to do with you. Oo nga, right? Pero hindi naman ang dami-dami lalaki dito sa comment section. Mabait naman si Kabisay kasi umayaw, takot lumaban ni Mrs. sa kanyang pamilya. Eh, kita mo. Kita mo, Mama. So, ngayon, si Mami Victoria, napaka-defensive talaga. Mama, tinga mo. Sige. Umayaw daw, natakot. Kasi takot lumaban, iniisip niya yung pamilya niya. Ngayon, si Kabisay, hindi niya na iniisip yung pamilya niya. Wala na siyang pakialam. Kaya ganyan-ganyan na lang niya balahurain si Boss Evelyn. Kaya once na makalabas si Boss FLM, tingnan mo, walang mukhang ihaharap yan sa pamilya niya. Sisisihin pa siya ng pamilya niya. Ayan, bakit kasi sumama dyan kay Lawlaw? Bakit mo pinagpalit si FLM? Kita mo, nakalabas. Sabi, 5 taon pa bago makalabas. Diba? Ang nakakatawa kasi minsan, yung mga malakas mang lait, eh kung sino pa yung mga tsaka at mas mababa pa ang estado ng buhay. Kaya yan ang favorite kong parugin. Mga taong makapanlait na walang cake. Yung mga tipo na nagsasabing third world, si Eliza D. Haru! Bakit kaya pala ang comment ni Mama Eliza sa comments? Bakit hindi kaya umakyat dito at magsalita? Puro tira sa comment section. Mama Victoria, anong-ano niyan? Hinahabol niya sa comment section. Bakit ayaw niya umakyat? Kasi meron siyang hugot. Oo nga eh, bakit nasa comment section nagsusulat eh. Pwede ka umakyat dito para dito mo state your argument. Wow! Bigat niyo. Sabi ni Mami Susan, gusto nila mawala ang mansyon kasi sila lang may gustong tumanggap ng mga donasyon. Good luck. True level. Tama! Good luck. Hindi magtayo kayo ng sarili niyong mansyon. Alam niyo po, Mami Maria Sophie, hayaan niyo po siya kung magpapapresscon siya. Pati nga tulpo, ang tagal-tagal eh. Oo. Diba? Magpapatulpo daw siya. Ready na kaya kami, anytime, anywhere. Excited na kami. At syempre, kasama ang buong Team FLM. Baka magpapatakbo siya. Tatakbo. Ano magpapatakbo? Hindi, tatakbo siya. Magtatago. Ah. Wala namang problema kung magpa-presscon. Wala namang ano bang bearing ng press conference. Eh, magsasalita lang naman siya in public. Oh, so, hayaan natin siya magsalita. Mas maganda nga yun eh. Kasi kung inalabas niya doon yung sarili niya para magsabi ng ganito, ganyan, and then ipa-file niya in court, and then natatalo naman eventually kung halimbawa magpa-file at lalabanan natin, o sino mas nakakahiya? Ba't ka pa nagpa-presscon? Diba? Hindi, ang punto doon ganito. Ha, eto ha, pustahan tayo, kahit na 5 piso lang, hindi makakapagpatulpo yan. Alam niya kasi. Hindi, ito yung presscon namin, Mami Victoria. Ay, ito ha, simple lang yan. Kayo po ba, nalaman niyo po ba nang nagpa-presscon si Attorney Johnny? Hindi. May sinabihan ba kami sa inyo? Hindi. May sinabihan ba kami sa inyo, Mami Victoria? Wala, hindi ko nga alam yun. Sinabihan ba kita, paring Limor? Diba lahat kayo ng bulaga? Yes. Kasi ganun dapat. Pagka meron kang gustong bulagain, dapat tak. Talagang masyosya kang mga tao. Hala, ang daming ganito, ganyan. Diba? Pero sila, ang ginagawa nila, puro lang sila pagbabanta. Puro pananakot. Papabarangay kita, ikokorte kita, igaganito kita. Diba? Ang totoong gumagawa ng mga ganyan, hindi na po yan magsasabi sa SOCMED. Bakit mo bibigyan ng pagkakataon yung kalaban mo na makapaghanda? Diba? Wala akong sinabihan sa inyo. Diba? Ako nga rin, hindi rin ako sinabihan eh. Oh, nagulat na lang ako. Ang dami, may pa-press con si Attorney Johnny. Diba? Ganun po, hindi po kailangan magngangaknak ka sa SOCMED. Kaya yan nagaganyan kasi para makahakot lang ng views. Para ipakalat lang sa mga katulad ng mga nagko-comment ngayon na iparating nyo yan doon, iparating nyo, magpapapress ko na ko para matakot sila. Ano ba? Baka yung press con pa niya, baka pag tayo pa ang inano, sila pa mahiya sa atin. Diba? Alam mo yun? Baka sila pa ang
sumuko sa atin. Pag nakarinig sila ng talagang... Kasi may nakaantakay na doon. Malay mo kasi... na si Siluan kasi may license si Luan. O tanongin siya, paano yan? Hindi, ganito kasi yan. Ang press conference kasi, ikaw ang mag-i-invite ng mga reporter. So, pwedeng controlled environment yan. So, pwedeng magtanong ang... Hindi pwede magtanong ang mga reporter ng beyond doon sa mga questionnaire na ilalabas mo. Ngayon, kung merong malakas ang loob dyan at magtatanong ng out of the box, pwede siyang matrap dyan. Pero kasi lahat ng reporter na pwedeng invite dyan is may mga tinatawag na ano yan eh, mga token of appreciation, which is hindi ka alam kung paano i-discussion. Pero usually, ganon ang nangyayari sa isang press conference. Controlled environment yan. Para ipakita sa mga nanonood sa kanila na malakas siya, may puwersa siya, may power siya. E di ipakita niya, Diyos ko, sasabihin niya lang naman, oh, may negosyo ko, double triple your money. Ganun yun. Eh, syempre, na-live niya yun. Sa Facebook, tsaka sa YouTube. Eh, andun kami. Pinagmamalaki niya na nagsiselos ka daw kasi palagi na siya kasama ni FLM sa Mustang. Ano? Dalawang beses lang siya nakasakay doon. Ano palagi? Hindi siya palagi nakasakay doon. Tsaka mas gusto ko sa Expedition kasi doon nakakapagsigarilyo kami ng driver. Diyos ko, napaka-pelinggera niya naman. Isa, dalawa, tatlong beses lang siya nakasakay ng Mustang. At saka napakalapit na yata ako ng... Oo, hindi ko dapat pagselosan yung mga... Ba't ako magsiselos sa ganun? Power ni Lawlaw sa kilikili niya. Tsaka mas maluloka kayo kapag ka napakinggan niyo pa yung mga... Alam mo yun, yung mga tao na talaga nakakakilala kay Lawlaw. Oh my God. Oh. Mas nakakaloka. Kasi ultimo pati nga daw yung mga... Ano tawag dyan? Yung Meralco, bill, umuutang. Gago, no? Umuutang ng ano? 2016, umuutang ng pambayad si Lawlaw. Sa Meralco? Hindi, pambayad niya ng kuryente. Kumbaga kinakapos-kapos nga ako. Oh my Meralco. God, para si Kapat. Sino yun? Diba, pambayad ng kuryente, nangingi kay Grace? Teka, may sumasagot. Si Sir Alfred Black. Sir Lemore, hindi kami ganun sa GMA. Bawal sa aming tumanggap ng kung ano-ano, in kind or in cash. Okay. So, tika GMA si Alfred Black. Okay. Uy, kailan niyo daw ano, ipe-press ko. Pero totoo ba na naka-schedule, Sir Alfred Black? Oo, kasi ang tagal-tagal naman kung naka-schedule siya. Nawala daw yung jacket ni Ma'am Kitty Rambayan. Talaga? Ay, Kuya Romeo, wag mong burahin si Alfred Black. Baka importante yung sasabihin niya. Tingnan natin. Kuya Romeo, paki-unhide. Huwag po kayong mag-hide. Thank you po. Sumasagot yung tiga GMA. Tingnan natin kung totoo na tiga GMA siya. Meron akong contact sa GMA. Pwede kita i-verify doon. Makiyad siya dito. Pag hindi na sumagot siya, ibig sabihin peke yung dos. Oo. Kita mo. Pati this program. This program is brought to you by Julius Yao, Susme Expedition at Mustang lang. Watch nyo video ko kung paano ko wasakin mga yan. True. Sabi niya, Julius Yao sa kanya, super chat! Thank you so much! Oo. Grabe talaga wasakin ni Kuya yan, mga ano niya. Mukhang matibay ang mga ano mo dyan, Utol Julius Yao. Baka naman. Baka naman. Sabi mga video ni Utol, may vlog ba to si Utol Julius Yao? Kaya natin yung YouTube channel niya. Julius Chow. Aba, oo nga. Oo nga, meron nga, mga winawasak. Aba, matindi. Meron siya 664.
subscriber pa, 665 ako kay Julius, ha? Ayun guys, narinig natin. This program is brought to you by Ma'am Clarita de Mayuga, Super Sticker. Thank you. Ayun. At napakinggan natin ang paglalahad ni Sek Yama patungkol kay Kabise na mas marami pang araw tulog ang ginawa. Ayun. At tinatanong nga ni Victoria kung dako. Dako ba? Dako. At tumawa lang si Sek Yama. Baka lighter lang. Ayun. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV magbabalik.